Thank you.
Kasama namin ang Diyos ngayong umaga. Amen. Ang pinuma ko sa bawat mga prayer request concern ng fellowship. Pinuma natin mga leaders, si Pastor Greg, Sister Lisa, Pastor Boyet, Sister Susan, sila po ay patuloy na anointed Diyos. Mag-flow ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang ma-receive natin ang great blessing na magmula sa ating Diyos sa buhay. Maging po ang bawat mga Filipino pastors, panalangin natin sa iba't ibang bansa na patuloy na pagpalain at kilusin ang bawat mga gawain, magligtas sa maraming kaluluwa, at patuloy na mag-provide ng lahat ng mga pangilangan ng mga churches. Maging po ang ating bayan sa pangunin ni President Marcos, idalangin natin sa Diyos na bigyan ng wisdom ng Panginoon ang ating Presidente, ang lahat ng paplanuhin niya sa ating bayan, maging ang bawat mga kasama niya sa paumuna ng ating bansa, mga newly appointed secretaries, mga newly cabinet members, mga mayors in every municipality. Sahin, kilusin ang Panginoon at samahan sila ng ating Panginoon Diyos upang maranasan natin ang masaganang pagpupala sa ating bayan. Maging po ang bawat mga gawain ng fellowship, panalangin natin ang Diyos ay mag-lead sa atin ngayong August, ang bawat mga gawain na patuloy tayong pagpalain. Marami pang maligtas sa mga kaluluwa through evangelism na ginagawa po natin sa iba't ibang bayan at lugar. At ang bawat mga gawain, specifically ang Kids Encounter, Men's Fellowship, ang gagawin ng crusade sa Buhi at Thanksgiving ng Buhi Church, panalangin natin maging po ang gagawin ng revival service dito sa ating fellowship ay patuloy tayong kausapin ng ating Panginoong Diyos. Maging po ang bawat mga ginagawa po natin ng mga iba't ibang ministries sa ating Diyos, outreaches, evangelism, mga children ministries na ginagawa po natin ay patuloy tayong samahan ng Diyos at marami pang mga kaluluwa maligtas. Grace up din ang mga new disciples, mga supporters at faithful tithers sa kanyang gawain upang patuloy na matugunan ang bawat mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Maging po sa bawat ng mga karamdaman, i-include natin sa ating prayer na ang Diyos ay magpapagaling. Nasa ating screen na patuloy na naghumihingi ng panalangin, ng himala na nagmula sa ating Diyos. Maging po ang bawat mga kapatiran natin na merong karamdaman, ipanalangin natin sa ating Diyos. Kung meron tayong kakilala, family natin o friends, sila po ay merong karamdaman, isalma natin sa prayer na ang Diyos ang magpapagaling sa umaga nito. Maging po ang morning service ay mapagpala tayo o usapin tayo ng ating Panginoon Diyos. Sino po merong mga kahilingan sa ating Diyos sa buhay? Kung meron tayong kahilingan, dapat natin gawin ay manampalataya at magtiwala tayo sa gagawin ng ating Panginoon. Bago po tayo tapusin sa ating opening prayer, ni Brother Mark, ni Yones, sabay-sabay po natin isatilig sa Diyos sa buhay ang bawat mga panalangin sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka at samahin ka, Panginoon. Dinunwalhati namin na iyong pangalan at ang ikaw ay makapangyarihan sa lahat. O Diyos, sa mga lahat sa mga leaders, o Diyos, I'm sorry.
Ang nalikhan ng langit at lupa at nasa langit. So magang ito, Panginoon, Lord God, sa aming mga sinanggi, Panginoon, Lord God, sa iyong harapan, mga prayer requests, prayer concerns, Lord God, simula sa aming mga leaders, Lord God, sa mga pastors, Lord, sa kanyang mga pamilya, sa mga kalagad, mga manampalataya, Panginoon, Lord God, ang kaisahan, ang leadership, Panginoon, Lord God, ay patuloy na manatili, Lord God, alay sa kaisahan ng iyong iglesia, Panginoon, Lord God, ang wisdom, Lord God, ang knowledge, Lord God, alay ang proper anointing na bumula sa iyong patuloy ng pagkalap sa bawat isa, Panginoon, Lord God, mag-isa sa bawat gawa ng iyong iglesia ngayon dati na buwan ng August, Panginoon, ngayon pa lang ang aming inaangin, ang katagumpayan, Panginoon, Lord God, ang pag-aayon ng mga kaluluwa, Panginoon, na manilipas sa pangpagitan ng iyong mga gawain. Lord God, sa bawat sa amin, may mga karamdaman, Panginoon, physically, emotional, psychological, financial, spiritual, Panginoon, ngayon pa lamang, Panginoon, Lord God, ang kagalingan, ang katugunan, yun ang pinagkalad, Lord God, alam sa bawat sa ikaw na kabatid, Panginoon, na mga suliran ni Kermel, Panginoon, mga pagbabiyo, mga lindol, Panginoon, Lord God, hallelujah, Lord, yung inatan na ayon bansa, Panginoon, Lord God, maging sa korupsyon, Panginoon, Lord God, Lord God, ang good governance sa ipalanasan ng ayon bansa, Lord God, bigyan po ng knowledge ng tamang puso ang ayon pangulo sa paglilingkod sa ayon bansa, maging kanyang mga kasamahan sa pamahalaan, Panginoon, Lord God, Lord, alam po ikaw yung magagamit sa ayon bansa, Lord God, hallelujah, Lord, muli, amin na balik sa iyo, Panginoon, ang pinakataas, napapuri, Panginoon, Lord God, Lord, at sa umagang ito, ikaw magsalita sa aming kalagitnaan, yung malayang pagkilos, Lord, at ay aming inaasahan, Panginoon. Ang binabalik sa iyo, ang pinamataas, napapuri, parangal, pagsamba, at pasasalamat sa mga pangyarap pangalan ng Jesus, ay aming sama-samang dalangin. Amen. Yeah. May my sorrow, we say, yes, Lord. Welcome po sa bawat isa. I-welcome po natin ating mga kapatid ng iyong umaga. Sa bawat mga announcement, lagi pong nire-remind sa ating mga mananampalataya na tayo po ay naging active po at supportahan natin ang bawat services ng ating training news. Sa misanay, naroon po tayong pagkakatipon, maging maaga po tayo tuwing linggo, meron tayong ginagawang pagpupuri sa Diyos. Pero before, ang bawat mga services, meron pong prayer ng 8 a.m. Mananalangin po na tayo before the service. Sa Sunday School po, pagtuturo ng Tumpina, alas 9, pag worship service ng umaga, alas 10, at mamayang gabi, alas 6:15. Wednesday naman po, ay tayo po yung nagkakatipon sa evening service ng panggabi. At pag Wednesday naman po, meron pa rin nagawain. Ito po ay midweek service na ginagawa. Wednesday, ito po ay 6
PM magsisimula. Araw-araw po ang local church bukas para sa lahat. Upang manalangin po tayo, gawin po natin habit na makipag-usap sa ating panelios every day as early as 5 a.m. na meron na pong nananalangin. Open na po sa lahat ng church para mag-pray po tayo sa ating panelios before po tayo pumunta sa ating mga pupuntahan. Maging po ang bawat mga gagawin po natin every week. Meron po tayong corporate prayer sa isang linggo. Ito po ay ginagawa po natin Sabado ng umaga, alas 8 po ito nagsisimula. Ang sama-sama po natin pananalangin. Kung hindi pa po kayo dito nakaka-attend at nakaka-join, we encourage na maging involved po kayo sa corporate prayer po natin na ginagawa every Saturday at 8 a.m. Ito po hanggang alas 9 lamang po ng umaga. At pag pangaral po ng salita ng Diyos, tuwing linggo at Merkules, nariyan po tayo sa kalsada, nangaral po tayo ng mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. Meron din po mga schedules na mga sa pamuna po ni Brother Mark through evangelism, Huwebes at Biyernes, tayo po mag-isama at suportahan natin ang gawa ng ating Panginoong Diyos evangelism dito po sa lugar ng sentro ng Naga City. Praise God. At ipanalangin po natin ang bagong mga upcoming events. At Thanksgiving po ng Bicol Church ngayong araw, mamaya po hapon talaga. At matanggap po nila ang pagpapala na humula sa ating tayo ng Diyos. Ito po ay ngayong araw. Isa-celebrate po sila ng 6th year anniversary, ang isa po sa mga daughter church po ng Naga City. Naging po ang kids encounter po sa 13, ngayon po darating na August 13, panalangin natin ang mga bata na magiging involved at mga teachers, including disciples, na sila po ay gamitin ng Diyos at mapagpala ang mga magiging kabahagi po dito sa darating na Sabado. Ito po ay 13. Men's fellowship po sa 26, Friday, at Thanksgiving po ng buhi sa pamuna po ni Pastor Gino Valencia, August 27 to 28. Kakaroon po tayo ng revival night dito po sa ating local church, August 29, ito po ay Lunes. Kaya bawat isa po ay inaanyayahan na maging pong kabahagi. Ito po ay 29, Lunes po ito gagawin dito po sa ating local church. At kakatapos naman po ng Jubilee na ginawa po natin sa Bicol Church, last Friday, naging pong matagumpay ang gawa ng ating Tainoon. Marami pong mga dumako po roon sa ginawa pong activity po natin na Jubilee celebration ng ating fellowship. Naging pong kabahagi po doon ang Purokoso, Tigal, Pasakaw, maging po ang Naga, ano ba ba? Goa, meron po ba? So, yun, other churches na related po sa ating fellowship ay pumunta po sila doon. At katapos naman po kahapon ang impact din na ginawa natin sa Bicol Church. Maraming salamat po sa lahat po ng mga mananampalataya sumuporta at naging kabahagi po sa pag-evangelize ng salita ng ating Panginoon Diyos all over Sipok at Kupala, Sipok at Aina. Sipok at Kamarinis po doon tayo nagkaroon ng evangelism at impact din na dinala po natin ang salita ng Diyos. Sinuportahan natin ang Church ng Bicol sa pamuna po ni Pastor Bernard. Kaya suportahan natin kung meron tayong mga pledges for anniversary, pwede pa natin ipadala at ibigay natin sa ating pastor at maging kabahagi po tayo sa kanilang celebration. Meron pong 31 souls na ligtas po sa ating Panginoon. Salamat po natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong efforts and sacrifices kahit mapagod po papunta sa Sipokot. Ang bawat isa po ay naging part po ng activity po natin doon. Kaya kung meron po tayo mga vacant sa mga activities, maging kabahagi po tayo, gawin natin lahat, mas papapalain tayo ng ating tayo ng Diyos. Masaya po ba tayo ng umaga? Praise God. Tayo po tumako na sa susunod na service ng Panginoon at testimony. Sino po nais pong mag-share ng kanyang patutuo ngayong umaga? Meron po ba gusto magbahagi? Okay, tawagin po natin si Sir Chona. Ay, okay. Okay na. Si Sir King, wala pa kayo po natin. Diba? Kami ang papatutuo mo. Ako po para ng umaga po sa bawat isa. Gusto ko po magpasalamat kay Lord. Alam mo na po kay Pastor Sir Elaine po. Sa ano po nang noong 26 po, naganap ka po yung ano namin, yung exam namin sa Fair TV. Isa po ako sa mapalad kasi isa po ako sa mapalad.
Di ko pwede expect kahit po ako sinasabi ko, Lord, ikaw na pong mahala sa iyong pinagkakatiwala ng lahat na dito. Kasi bago pa po dumating yung assessment po namin, sumasabi ako na talagang mga yung mga naong na nakakasa, pero may mga hindi po pumunta. Pero isa po, napaka-bless ko po kasi binigay ni Lord kung ano po yung mga hinihiling ko. Tapos po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya po ako ng kagalingan. Kasi nung after po ng assessment namin, nagkasakit po ako pa. Balik po ng Friday pa lang po ako. Hindi po ako. Kaya sa Diyos na po, binabalik po ang lahat. Nakapasalamat. Okay, congratulations po sa ginawa ng ating kayong Diyos. Kaya nga po ang Diyos na mabuti. Next po natin, Sister Chona, palapakan natin habang malapit para sa kanya lang. Testimony sa ating kayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nanginginig ako ngayon, nanginginig kasi kanina, habang tinataas ko yung kamay ko, yung bibig ko hindi ko maintindihan ang sinasabi. Natatakot po ako kasi hindi handa yung katawan ko, yung hindi ko na-control, tinakpan ko po ang bibig ko. Tapos bigla akong nagbingita kasi tuhod ko nahihina sa totoo lang hanggang ngayon. Kasi hindi ko handa doon sa, hindi ko maintindihan kasi yung bibig ko anong pagsasabi. Tapos tuloy-tuloy siya, natatakot ako na baka sumigaw ako or ano ba, ngayon lang po nangyari sa bibig. Pero hindi na po yan bago sa akin, nangyari sa akin sa abroad. Ganun pa rin, pinigilan ko pa rin po, hininto ko pa rin ang bibig ko, sinabi ko, hey, Lord, huwag naman dito, sabi ko, ako, yung hindi ko maintindihan ang gusto ni Lord na pinaano sa akin. Kaya kanina, grabe po, hindi ako dito, alam, hanggang ngayon, tayin ako po para may nakabara, kasi pinigilan ko po ang bibig ko, nagulat ako, hindi ko inaasahan na habang nakataas yung kamay ko, yung bibig ko, hindi maintindihan ako sinasabi, hindi ko maintindihan, Tagalog, English, hindi yun. Sabi ko, hindi ako handa. Nagaling ko kaya pinigilan ko, nanghihina po ako. Sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan, kaya bahala na si Lord sa akin. At least ako, handa ako, puso, buhay ko, handa ako. Pero ngayon, tumayo po ako ngayon. Dapat hindi ito, kasi nabigla na po. Ang patutuo ko po is, yung na-lockdown kami, na-input lahat ang ginawa ni Lord sa amin, sa akin. Pastor, okay lang po, 1 hour, Pastor, na tayo ko dito. Kasi po, habang na-lockdown kami, at ano, sabi ko, paano may mga lakarin ko? Paano may yung, kasi marami ako yung, ano, sabi ko, Lord, wala kami financial, ganito, ganyan. Alam niyo ba, habang naka-lockdown kami, hindi namin inaasahan na si Jorilil at saka si Mercy Joy ay sila ang napili ng mga teacher nila na tumanggap ng Educational Assistance Program. Kaya sabi ko, Lord, kasi bawat teacher isa lang po. At di ko akalain na dalawa pa sila ang napili ng mga teacher nila. Binigyan sila ng 3,000, ibali meron kayong 600 at time. Sabi, ay 6,000. Pasensya na po, tabubo talaga ako sa mata. Kaya yun po, nagpapasalamat ako yung pagkain namin, may mga hinipo si Lord na magbibigay ng mga pagkain. Although po, sinumbong po kami doon sa LGO kasi lumalabas kami. Sabi naman ni Jamali na paano hindi kami lalabas, ano pakainin namin, sino magigib ng tubig, ganito, ganyan. O, oh, ipinadalhan na naman kami ng pagkain, ng bigas, ng mga ano, dilata. Tapos may nag-iigib na sa amin. Hindi kami pinabayaan ni Lord kahit naka-lockdown kami. Noong 10 days na, pinuntahan naman yung NGO, dinagdagan pa ng apat na araw. Sabi ko, bahala kayo, lalabas ako. Sabi ko, gano'n kami, paalam kami. Kasi yun nga yung assistance program. Kaya napakabuti ng Diyos. Tapos habang ako nakahiga, sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang pinagkakatiwala. Diba ako bang nakatulog ako? May pinakita siya sa akin na naman na panaginip. Puro panaginip. Kahit kung sa abroad, sabi ko, Lord, paano natutupad ang mga binibigay ng panaginip sa akin kung nakatulong ako dito sa abroad? Kaya sabi ko, nanindigan ako, uwi ako wala. Ikaw bahala sa akin ngayon. Pinapakita niya sa akin ngayon na nandyan siya na hindi niya kami pinagkukulang talaga. Nung interview nga lang sa DSW, niya sabi, kumukuha ng pang-araw-araw ninyong pagkain, mga gastusin, hindi ko pa nasabi na kung sasabihin kong by faith, paniniwala kaya sa na, nasasabi
po nga sa kay Lord niya na kami umaasa. Para hindi naman sila siguro maniwala. Kaya sinabi ko na lang po na nagtitinda akong luna, sabi ko. Kasi kasi kung sasabihin mo by faith kay Lord, mga unbelievers yun eh. Hindi kanila maiintindihan. Lalo wala sila sa Panginoon. Kaya yun ang sinabi ko. Tapos ito ang patutuo ko kahapon, yung ginawa namin. Hindi lang si Tim ang kasama ko nung oras na yon. May kasama ako na bidistract sa akin. Kasi nung time na yon, sabi ko, okay, first time ko to, alalayan mo ako, ganyan. Pasensya ka na. Kasi una ko nilapit ang tao, umayaw. Parang may ayan, inayawan ka, ganyan. Parang may nag-aaruan sa akin. Tapos, ang naisip ko, ako mag-introduce, si Tim ang magpatanggap. Kasi memorize niya yung pinag-pray na kanya pa ulit. Tapos, alam niyo ba, habang kung mag-pray kami, may kakaibang kuryente na sa katawan ko na hindi ko maintindihan na naman. Sabi niya, may nag-aaral sa akin, itaas ko kamay mo. Sabi ko, hindi na lang sikat. Huwag mong itaas, maraming tao na natin sa iyo, baka sabihin ka. Sino na lang nag-aaral sa iyo? Tapos, hindi ko na naman ganaan, hindi ko tinataas. Pero yung kuryente na yaw sa katawan ko, yaw, nandiyan lang talaga siya. Tapos, naalala ko yung panaginip ko na ang kamay ko, tinaas ko, naging tubig siya, naging buhay siya na tubig na parang kaunti. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Sabi ko, sana naman makipa, first time ko to, sana naman makipa, kinabangan naman ako. Sabi ko, Lord, gamitin mo naman ang katawan ko, isip ko, ano ba ang purpose mo, bakit nasama ako dito? Ano ba ang kailangan kong gawin? Kasi, nagdi-distract ako, kasi hindi ko pa alam, first time ko yun. Ako kaya kong mag-move. Pero yung unbelievers yun eh, una pa lang na ipaunawa ko sa big wife. Kim, ako in relationship, ikaw ang tanggap kasi pasensya ka na. First time ko, tinutupo talaga, tinutupo ko talaga hanggang ngayon. Pero sabi ko, ayaw mo tumayo, pero tatayo pa rin po ako. Kaya, no, kahapon po, sabi nga yung sasabi sa akin na itaas mo ang kamay mo. Tinaas ko po, hindi na po ako nakinig doon sa nagsasabi sa akin, Lord, itaas kasi maraming tao nakatingin, ganyan, ganyan. Itinaas ko na po yung pangalawang prayer namin ni Kim. Sabi, ang ano po, ang kuryente na yawa sa katawan ko po, umabot po sa kamay. Sabi ko, Lord, ito na siguro. Sabi ko, Lord, wala po ako. Hindi ko maintindihan. Nung naglalakad kami ni Kim, nag-pipray ako. Sabi ko, wala ko pang pakilabang ko pa rin. Sabi ko, tapos yun na nga ni sabi ko, Lord, gamitin mo ako, Panginoon, willing po ako, pero di ko maintindihan ang ayos ko, ang tinataas ko na lang po ang kamay ko. Ang di ko maintindihan talaga si Lord lang po nakakalan, sinunod ko na lang po ang sabi niya, na itaas ko po ang kamay ko, tinataas ko po ang kamay ko, doon sa lagi namin pinamuhan ni Kim. Yung kuryente na hindi ko maintindihan sa ang gagaling, pinabayaan ko na lang po, pero minsan tao lang po ako, yung takot po ay nangunguna pa rin po sa buhay ko, pero nagpapasalamat po ako kay Lord na ang desisyon ko na umuwi na hindi na mag-abroon ulit ay pinakita at pumilos po siya na magtiwala ka lang sa akin na hindi kita pagbabayaan at nangyari po, pinakita niya po lahat kayo. Ngayon po sa totoo lang, ang pera ko po na nasa bank ko 700 na po, pero ang kapayapaan ang binibigay niya sa akin at hindi niya kami pinagkula. Kaya ang sabi niya ni Pastor na magkaroon na po ako ng desisyon. Ito na po yung desisyon ko. Bahala na sa Lord. Kapaking polis po si Bilad ko bilang ginanang alim at sa kamay ako pa po akong sakit sa puso. Napakalaki po pero sa Panginoon ko po binibigay. Pero salamat sa mga kapayapaan na binigay niya sa akin ngayon. Kung ano man po ang nais niya na sa akin po. So ay kumikilos na po yung panaginip ko ngayon na nagpila po ako. Hindi ko alam kung saan ito kasi tinatanong ko, Lord, anong plano mo sa buhay ko, anong gagawin ko. Pinakita niya po sa akin yung linya na yun na hindi ko maintindihan kung saan na naman yun. Pero doon sa linya na yun ay naramdam ko ang kapayapaan, kagayahan, nakamisip po ako, nakapila, daladala ko po yung envelope. Hindi ko alam kung anong laman nun, pero sabi ko, Lord, dako mo ako kaya sa akin nga ni Pastor. Kaya binigay ni Lord yun na yun, hindi ka kikilos. Kailangan kumilos ka, hanapin mo yun. Sabi nga ni, nasa tao, buhay ko sa mga anak ko. Hallelujah, tumalit mo. Okay. Ang Diyos ay tunay na mabuti sa bawat isa sa ating. Kaya patuloy po natin panalangin.
pamilya po niya, Sister Chonya, na patuloy niya ginusin ang Panginoon Diyos, ano po mga plano ng ating Panginoon ay patuloy silang tulungan ng ating Panginoon. Let's pray for their family na ang Diyos ay gagawa sa bawat isa. Sino ba ang magpala? Praise God. Isa po yun sa isang challenges na gagawin po natin, pero ang Diyos ay merong ibibigay na blessing sa bawat isa ngayong umaga. Kung meron po tayong mga testimony, ang ating every services ay meron tayong mga kataon na mag-share ng ating patutuo. Ready na po ba tayong umaga? Praise God. Hallelujah. Kaya patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Tanggapin natin ang magbabahagi. Brother Jeko, palakpakan natin habang malapit para sa gawain ng pagbibigay. At ngayon po ay darapunan po tayo sa gabay ng pagbibigay. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng mga gawa. Praise God. Sa Acts chapter 2, verse 44-45. Praise God. Kasayan po natin sa Acts chapter 2. Verse 44 to 45. Sabi po doon na ganito, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay mga kasantiso at dahil ng pag-aari ay sa kalatay. At ipinagdali nila ang kanilang mga pag-aari at siyemana. At ipinang mga agi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen. Nais ko po kayong mamuni sa marahil po sa umaga ito, meron na kayong mga nakahanda na ibibigay na amount ng mga pananalapi na ibibigay. Ngunit nais ko po kayong hamunin o encourage ang bawat isa sa umagang ito na higitan pa natin ang ating ibibigay sa umagang ito. Sapagkat nais po ng Panginoon na kumbaga mag-excel pa tayo sa ating buhay. Sa mga iba siyempre, parang ang ganda ng view, may ang ganda ng mga buhagin, white sand, yan, may mga shells, o minsan meron pang nakikita kami mga jellyfish. Iba-iba, makikita natin parang ang ganda, wow, ang ganda ng buhangin, ang ganda ng mga shells, mga shells yan. Pero, ibigan, kapatid, kung pupunta ka pa sa kalagitnaan ng dagat, mas maganda pa, mas better pa ang iyong makikita. Sapagkat sa gitna ng dagat, naroon, kung pupunta ka pa sa kailangan pa, naroon may mga oras, may mga iba't ibang isda, mas malaki pa, mas maganda pa ang iyong makikita. So, ganun po yung sa larawan sa isang dagat. So, ganun din po sa ating pagbibigay. Marahil nakikita ka na, satisfy ka na sa iyong kagaganap, sa iyong buhay, yung pagpapala na natatanggap mo sa bawat araw. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, kapatid, kung nahihigitan mo pa ang iyong mga ginagawang pagbibigay, kung nahihigitan mo pa ang iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos, mas malaki pa ang pagpapala ang makikita mo at ang maranasan mo sa harapan ng ating Panginoon. Gaya po sa talatang ating binasa, amen, or sa mga sa unang iglesia, sa kanilang kapanahon ng pagbaba ng Banal na Espiritu, maroon nakikita natin dito na uso yung mga yung pinapaanib yung panyo, gumagaling. Yan, ito'y nagmula kina Pablo noong saan at dinadaanan pa lamang ng shadow nila o ng kanino nila, gumagaling yung mga may sakit. Napapahirap lamang ng panyo nila at gumagaling yung mga may sakit. So ito yung mga ahad na likasang paggawa na nagaganap nung panahon ni na Pedro o ni na Pablo. Yan. So ganoon din sa ating panahon ngayon. Kung nais mong makikita pa ng mga ahad na likasang paggawa ng Diyos sa iyong buhay, masigit pang pagpapala, may kinalaman po dito yung pagbibigay. Kaya nga po dun sa talatang ating binasa, sabi doon, ulitin ko lang, sabi doon, at ang lahat ng mga nagsambrataya ay nagkakatipon at ang lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ipinagbili nila yung kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ibig sabihin, ganun po yung ginawa nga nila. Nagbigay sila sa harapan ng Panginoon yung mga pag-aari nila, yung mga kayamanan nila. So ano yung nangyari? Sa verse 47, at nangagpupuli sa Diyos at nagtatamod ng paglingap ng buong bayan
at idinaragad nila ng Panginoon araw-araw iyong nangaliligtas. Ibig sabihin, araw-araw may naliligtas. So, ang yung focus mo sa umaga na ito, ano yung nais mo mangyari sa buhay mo? Sa ating pagbibigay, ilapit natin ito sa ating Panginoon. Sa ating pagbibigay, ano yung nais mong ibigay sa iyo ng ating Panginoon? At ang pagbibigay nito yung magsisibing susi para ibuhos ng Diyos yung kanyang pagbabala. Kaya ngayon po, nais ko mong tawagin ang ating usher para tayo makapagbigay sa ating Panginoon. Ngayon, kami po rin ipapasalamat sa umagang ito na kami po maging kabahagi sa gawain ng pagbibigay. Lalo mong pagpalain at iparanas mo sa bawat isa, sa mga mahal na palatay at mga mahal na sumusuporta sa iyong gawain. I-bless mo, O Diyos, ang kanilang pamilya sa lahat ng mga pinagkukunan nilang at trabaho. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Praise God, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa, isa pong kagalakan na patuloy na makatayo sa inyong harapan upang minsan pa ang Diyos ay patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan ng iyong umaga. Hallelujah! Ang Diyos ay mapagbiyaya sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Salamat sa buong isang linggo na kayo po ay nakibahagi sa gawain ng Diyos sapagkat yung nakaraang linggo ang pinakamapagod na ginawa natin Biyernes, Sabado at ngayon. Kaya po nalalaman ko ng bawat mananampalatayang lalo ng mga alagad na sumama sa mga gawain ay nakaranas sila ng kapaguran. Kasi ako ay talagang tuloy-tuloy yung ginawa nating gawain at tayo naman ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. At yung nangyari kanina, pag sinusupress niyo ang Holy Spirit, ay huwag kaya pag merong gustong gawin sa inyo ang banal ng Espiritu ay huwag niyo isusupress yan. Kasi lalo kayong may hirapan. Katulad yung mga umatid kanina sa Sunday School, tamang-tama na tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo at merong mga gifts na ipinagkakalob sa atin. At dapat mong maintindihan ang gifts na yan, kapag hindi mo yan na pinagamit sa Diyos, ay may hirapan ka. Do not suppress the Holy Spirit sapagkat hindi yan magiging paganda sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay nais na gamitin ng Diyos at nais na tayo ay tulungan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay humakpa, mayroong mga dakilang gagawin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, nais ng Diyos ang manifestation sa mga huling kapanahon na natin sa panahon. Salamat din sa mga tumulong, sa mga nagbigay ng kanilang pinansyal, pagpalain kayo ng Diyos sa mga pumunta sa Jubilee natin last Friday at yung pumunta sa Impact Inn kahapon. Salamat po sa inyo. At yung mga pumunta sa Gainsa, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. At ngayon, nais ko namang ulit na humingi sa inyo ng pabor. Tayo po ay merong gawain sa darating na 13. Ito ay sa mga bata, ang kids encounter. At dalangin ko na mag-manifest ang Diyos sa mga bata ito at gamitin sila sa mga pangyarihang kapamaraanan. Kaya naman, hinihingi ko po ang inyong tulong. Tulungan niyo po ang gawain ito ng mga bata. Ito'y nangangailangan ng pananalapi, nangangailangan ito ng human force, mga logistic natin, kailangan natin kasi ang i-cater natin ay 60 kids
galing sa iba't ibang lugar. Sila po ay tulungan at pagpalain ng Diyos. Simula ito ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Magpapakain tayo sa mga bata, tuturo tayo sa mga bata, at ako po ay naniniwala na sa kabutihan ng Diyos ang hakbang na ito para magulang na nagpapahiram sa kanilang mga anak. Pagpalain kayo lalo ng ating Panginoong Diyos na hindi niyo pinagkakain na ang inyong mga anak ay ipagamit sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Lalo kayong tiyayaan ng Panginoong Diyos ng mga lakilang bagay na nagmumula sa Kanya. Mamaya ay wala unang gawain sa San Fernando. Ang matitira lang na gawain mamaya ay sa San Miguel Milaor. Kasi yun ay church, kaya wala mo na mga gawain sapagkat gagamitin ang L3 papuntang Digmanan. Kaya tayo po ay kainulutan ng Diyos na tayo po natulog. May sinabihan ako yung mga pumunta ng San Miguel, pumunta po kayo sa lugar na yaon habang kami po ay nasa Digmanan. Mamaya hapon, alas 12:30, ang pasimula ng gawain sa lugar ng Digmanan. Okay, salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Ako'y naniniwala tayo pong lahat ay tunay na binibigyan ng Diyos ng kasiyahan. Salamat din sa lahat ng mga bumati sa akin. Salamat sa aking pamilya, lalong-lalo na. Salamat sa kanilang mga ginagawang mga paglalaan ng kanilang oras at pagmamahal. Napakabuti po ng Panginoong Diyos, nakarating ako sa edad na 53, hallelujah. Lalo akong bumabata sa aking pakiramdam, praise God. Pakiramdam po ako ay 25 years old. Hallelujah. Anong lumalakas sa biyaya ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa aklat ng mga awit, kabanatang isa, sasahin ko po sa inyo ang mga talatang ito at tayo po lahat ay tulungan ng ating Panginoon. Sa inyong mga Biblia. Psalms chapter 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauukuman sa upuan ng mga manglilima, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siting ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dawag ngayon kundi parang tipa na itinataboy ng hangin. 5. Kaya kamasama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matulin sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matulin. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa mambalan ng mga pangyarihan sa lahat. Sa umaging ito muli, kami po ay lumalapit, nananampalataya, nagtitiwala, umaasa na ang iyong kapangyarihan ay patuloy na sasagana sa aming kalagitnaan. Ang kaayusan, iladako mo sa iyong gawain sapagkat ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ipaintulog mo po ng iyong mga salita ay patuloy na matanggap ng bawat buhay at bigyan mo po ng seriousness sa bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Kaugnayin at kausapin mo ang bawat individual sa umaga nito. Sa iyo pinagkakatiwala ang banal mong gawain sapagkat ako'y naniniwala ikaw ang banal na Diyos na merong karapatan na gawin ang mga nararapat sa bawat buhay. Ang mga pusong matitigas, ikaw ang nagpapalambot. Ikaw din ang nagbibigay ng pag-unawa sa bawat isa. Ikaw din ang nagpupumbik na Panginoon. Kaya sa oras na ito, hinihingi ko po ang kasapatan ng tulong na nagmumula sa iyo. Basbasan mo ang aking labi, basbasan mo ang pakinig ng bawat makikinig. Ngayong umaga, magiging mga nanonood, basbasan mo po ang kanilang ginagawang panunod. Salamat po God sa isang privilege at isang pagkakataon na meron kaming kalayaan ang gawin po namin ang nararapat sa ikaluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, we worship and we honor you, God. Salamat muli sa bawat isa. Salamat sa lahat ng mga alaga.
Salamat sa lahat ng mga mananampalataya, pagpalain kayo lalo ng ating Panginoong Diyos at ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa bawat isa. Meron pong isang kwento. Kwento ito ay nailahat sa isang pangangaral, yung The Patient Walk in the Walk of Faith. Ang ginamit ng ilustrasyon dito ay yung na hindi pwedeng maging matagumpay o malakas sa kanyang pananampalataya. Kaya pag ang Kristiyano daw ay tamad, hindi siya lalago, hindi siya lalakas sa kanyang pananampalataya. Sabi niya doon sa kanyang kwento, amazing story ito. Ito ay mula kay John Mason sa kanyang aklat, The Enemy Called Average. According sa kanya, ang Chinese bamboo ay pwedeng lumago at tumaas ng 90 feet ang kanyang taas. 90 feet. Napaka-impressive ng sinasabi niya nito. Ang height ay almost 90 feet. Pero kinakailangan na ito ay diligan araw-araw ng 5 taon. Kinakailangan hindi magpapalya ng pagdilig araw-araw within 5 years para maabot ang 90 feet na taas ng Chinese bamboo. At habang ito ay dinidilig mo within 5 years, sabi niya doon, ang paglago nito ay mapapansin mo sa mga taon before the 5th year, magsisimula ang kanyang paglago. Kaya makikita mo pala ang growth ng Chinese bamboo na sinasabi ni John Mason na pag dinilig mo ito within 5 years, makikita mo lang ang kanyang pagtangkad pagkatapos ng 5 years. Yung growth na 90 feet. At pagkatapos ng 5 years na ito ay dinilig mo, within 5 weeks, aabot ng 90 feet ang kanyang tangkad. Kaya within 5 weeks, ibig sabihin sa buwan, may gift, ang 90 feet na height ay makukuha ng bumbong ito. Hindi within the tinatawag na 5 years na kanyang pagtitilig sa kanya, hindi mo kagad makukuha ang 90 years. Pagkatapos ng 5 taon, 5 weeks na marating niya ang 90 weeks. Ayon sa research, sa sinabi na, pag ikaw daw ay nakalimot na diligin ang bumbong ito ng isang araw, within those 5 years, ay hindi raw siya tatangkad ng expected na 90 feet pagdating niya ng 5 years. And you cannot expect it to grow, ang sabi niya doon, in the 5th year, until a daily work of watering. Consistent na pag didilig sa kanya in 5 years. Kaya pag hindi nagawa ito ng taong merong alaga sa Chinese bamboo within 5 years sa kanya didiligan, hindi ito tatangkat. Kaya kahit isang beses na ikaw ay mag-absent, hindi siya aabot ng 90 feet. According to the study, to the research. Kaya pag ito ay umabot na ng 5 years ng pagdidilig, 5 weeks lang, tatalon siya sa pagiging matanggap. Kaya ngayong umaga, that is how the walk of faith is. Yan ang ginamit patungkol sa paglakas sa iyong pananampalataya. It requires consistent work and patience. Maybe ikaw ay kumakain ng salita ng Diyos, nilalagyan mo ng parang gaas ang iyong pananampalataya para lumaban, pero wala ka nakikita ang resulta as you expecting to see it. Sabi nga yan, pagpatuloy ka lang na kumain, pagpatuloy ka lang na maging maalam,
Katulad ng Chinese bamboo, nakita niya ang kanyang growth after 5 years. Kaya ngayong umaga, nais ko pong bigyan ng pansin yung the blessing of delighting in God's word, or ang pagpapala ng kagalakan mula sa salita ng Diyos. According to the Bible scholar, ang susi, para maintindihan mo ang aklat ng mga awit. At lalo mong mahay na pinagpala, sino ang tunay na friendes? Kaya ang sabi nun sa ating mga talata, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Nang ibig sabihin, God bring delight to His people if His people was delighted to His word. Kaya yung kagalakan sa puso ng isang tao, kanyang mararanasan pag siya ay nagkakaroon ng pakiramdam sa mga salita ng Diyos na ito ang nagbibigay sa kanya ng liwanag, pag-asa. When do we delight in God's word? Kailan ka nakakaranas ng kagalakan at pagpapala sa salita ng ating Panginoon? At bakit kinakailangan magalak ka sa mga salita ng ating Panginoong Diyos? Sabi nga niya, dahil ikaw ay tunay na pinagpala ang mga awit, sinabi niya, ang buhay ng isang tao classified in two categories, the godly or righteous and the ungodly or the wicked. Kaya sabi doon sa binasa natin, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa tayo ng masama. The righteous. Two kinds of lifestyle sa buhay ng isang tao. Ang isang tao, nakakaranas siya ng kagalakan dahil pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang salita. At ang isa naman ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Mocking the word of God. Hindi sinasampalatayanan ang salita ng Diyos. Dalawang klase ng tao na merong eternal na destinasyon. Ang isa, the presence of God, wherein the assembly of the righteous will be there. And the second is the separation from God, the way of the wicked will be. Mapapahamak. Kaya ang tunay na pinagpala ay yung mga makadiyos. Na ang mga makadiyos ngayong umaga ay sino ito? Number one, sa verse one, sino ang mga righteous o in the presence of God? According to the psalmist o yung mga sa aklat ng awit, sabi doon, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilipa. The truly blessed or happy person is the one who distances himself from sin. Ang isa daw tunay na pinagpala at masayang tao ay siya yung dumidistansya sa isang tinatawag na kasalanan. In other words, he avoids sin and sinfulness. Kanyang iniiwasan ang kasalanan pagiging ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. Let make it clear ngayong umaga, the Bible does not teach us na tayong mga mananampalataya ay huwag makikipagkaibigan o ating ilalagay sa ibang kalalagyan ng ating mga buhay at hindi tayo makikipag-mingil sa mga makasalanan. Imposible. Maraming tao at ang lahat ng tayo makasalanan, ang tinuturo ng Biblia sa sinasabi ko, hindi natin susundin, hindi natin ipapalo, o hindi tayo mag-indulge sa mga simple ways or ng mga ginagawa ng mga ungodly. Sabi nga doon, hindi lumalakad sa tayo ng masama. Ibig sabihin, hindi ka sumasama sa paggawa ng masama. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Kasamang
hindi ka sumasama na tumatayo para gawin ang kasalanan, hindi nauutuman sa upuan ng mga magtitibak, hindi mo gagawin. Iiwasan mo ang mga gawang katulad na sinasabing ito ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya iiwasan mo na gawin ang ginagawa ng mga taga-sambit. Kaya kung ang mga kaibigan mo ay mangiinom, hindi mo sila iiwasan, pero yung kanilang ginagawa, dapat mong iwasan at wag mong gagawin. Dahil hindi yun makakatulong para ikaw ay dumako sa isang masaya at magalaking paglilingkod. When it comes to this, kaya napakaliwan, sabi nga nun, ninauupo man sa upuan ng mga manliliba. Kaya kung ikaw ay nandun sa grupo ng mga chismoso at chismosa, alam mo nakakasira yun sa iyong sa kapwa, huwag mo silang gagayahin. Huwag mong gagayahin ang mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng ating tayo. Kung pagkukwentuhan ng isang tao na wala naman doon, pag-uusap ng isang tao, makikihalubino ka at hindi ito ang nais ng Diyos. Kaya ang tunay na masaya na tao at pinagpala ay iniiwasan niya na lumakad, tumayo at umupo sa mga ginagawa ng mga makasama. At ako naniniwala tayo po ay pinalayan na sa bahagi. Tinulungan tayo ng Diyos, dati-rati meron tayo mga ginagawa, mga kapalpakan, palaging ginagawa. Ngayon ay nagsisimula tayong lumakad sa kabanalan at kalinisan ng mula sa Diyos. Ano ang sinabi pa ng Diyos sa verse 2? Sino ang nagagala sa salita o utos ng Diyos? Ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. Sino mga pinagpala? Sino ang mga nakakaranas ng kagalakan sa salita ng ating Panginoong Diyos? Ito yung mga tao ang sabi doon na masaya siya sa kautusan, masaya siya sa utos ng Diyos, masaya siya sa salita ng Diyos. Pinagbubulayan niya ang salita ng Diyos. Ito yung mga tunay na masaya. Na siya, pag nakakarinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, pinagbubulayan ng salita ng Diyos, nararamdaman niya ang kapayapaan. Nararamdaman niya ang kasiyahan. Sabi nga sa Webster Dictionary, ang salitang delight is to take pleasure or to give enjoyment or to give joy or satisfaction. Kaya ang tunay na pinagpala, ang tunay na masaya, nakakaranas siya ng satisfaction sa kanyang pinagbubulayan, sa kanyang na hinahanap niya. Ay, kanyang nararamdaman yung enjoyment niya. Wala siyang pakialam, kung wala siyang pera, kung wala nga ang daming problema sa paligid niya, basta masaya siya. Nandun ang kasayahan niya sapagkat nakikita niya na ang Diyos naglalabat ng satisfaction sa kanyang buhay. Ito ang gusto ng Diyos na mag-manifest sa ating kapanahon niya. Mapapansin niyo naman mga kapatid, kamakailan lang sa Afra, sa Ilongsu. People are doing themselves to be rich, to satisfy their flesh. One day, it's only for a minute. Mga bahay, mga sasakyan, ngayon ang patay na ay 10. Kagabi, pag ano namin, pag abang kami naglalakbay, binakita kami na disgrasya, tatlong mga tao ang taiga sa isang damuhan. At yung siguro po yun ay naano ng motor, sabi ko nga, sa mga kasama mga sasakyan, nakarinig kayo yung salita ng Diyos, tinanggap kaya yun, itinanggap kaya sa Diyos. Kasi yun ang pinakamalo. That's why we treasure the Word of God. That's why every time na mayroong evangelism, it's an opportunity in order for them to be satisfied na kanilang hinahanap. People now are not satisfied on this, the Word of God. They're satisfied on the material things. That's why mga tao, pagod na pagod sa tatang trabaho, ginagawa ang lahat. Sasabihin, para sa pamilya, para sa akin, sa pangangailangan, pero in the long run, malungkot siya. Yung pera na buhay
buwan pa. Nagtrabaho siya ng ilang araw, nagtrabaho siya ng ilang buwan. Nagsumikap siya, hindi siya natulog. Pero sa kauli-uli niya, malungkot pa rin siya. Because material things cannot satisfy us. It is only the Word of God that can give us satisfaction and enjoyment sa buhay niya. Ito ang pinakadakila sa lahat. Kaya every church member, every believer who go to the Word of God, God is the one who will satisfy. Ang Diyos mismo magsasatisfy. Ang Diyos mismo magpupulpil. Kaya gusto ng Diyos, huwag mong isusurpress ang kanyang gustong gawin. Let God do something till God's na ikaw ay i-build up. Anong sinasabi ng Diyos? Anong tinutukoy ng Diyos? Sasabihin ko sa iyo, God will give you something satisfying. Huwag mong i-resist. I-resist ang salita ng Diyos. Huwag ka makikipaglaban. Lalo-lalo na pag yun nagsasalita ay hindi mo gusto. Do not resist the Word of God. You have to be focused and you have to be yung serious. Sabagat ang Diyos merong nais na gustong gawin sa iyo. Katulad yan ang favorite dessert ng isang tao or food. Merong tinatawag na alluring effect. You cannot resist. But eat it and enjoy it. Enjoy it like the Word of God. Ako meron akong mga specific na dessert na pag, wow, alam nyo, naalala ko during my mga younger days. Alam nyo siya, mga 1990s. Natalala ko yung bandihalong ginagawa ng past wife ko. Gagawa lang ako ng napaka-looking sana natin ito isang wow, at naalala ko isang beses nakaubos ako ng isang bandiya. Nasasatisfy ako. Nasasatisfy na satisfy. Para yun yung salita ng Diyos. Na kahit siguro magdamag, kahit siguro nakatuto ka sa salita ng Diyos habang dinanap na mo, pinagbubulayan. Kaya sabi ng Diyos, pagbulayan ng salita ng Diyos. Kasi habang ginagawa mo ito, ang Diyos na satisfy ka. Ang Diyos nagdadala sa iyo ng kaibang arena sa buhay mo. Kaya alam mo, hindi mo ma-resist, naandun ka, hindi mo mapigilan. Kaya all out ka talaga, talagang ibibigay mo talaga in order for God to manifest ang kanyang Holy Spirit mag-manifest. Kasi pag ni-resist, pag pinigilan mo, parang sinabi mo na, Lord, ayaw ko. Hindi ka na dapat nasabi na ayaw ko. Kasi ang Diyos, meron tayong pag-aari tayo ng Diyos, templo tayo ng Diyos, kaya gusto ng Diyos na i-satisfy ang ating mga buhay. Kaya you have to enjoy the Word of God like enjoying the best dessert you are eating sa buhay mo. Di ba? Anong dessert mo? Gusto mo ice cream? Wow! Di ba inisip na uupay? Di ba inisip na sisipulin ka? Sarap! Sarap! Di ba? Minsan ka, minsan nakaka- God ay yung dadalhin sa puso mo, i-meditate mo sa sabi mo, wow, praise God. Tapos makikita mo, wow, I enjoy it. Hallelujah. Sa pagkakas sabi doon, when you delight in the Word of God, hallelujah, and meditate God's Word. Nag-i-engage ka sa isang reflection or contemplation sa buhay mo. Yung mental exercise for the purpose of reaching the heightened level of spiritual awareness. Kaya pala pag ikaw ay nag-meditate, the purpose of meditation, pag nakikita mo na yung reflection ng Word of God, merong contemplation na nangyayari, you are engaging pala on your mental exercise na ang purpose nito, ma-reach mo yung pinaka-level ng iyong spiritual awareness. Kaya pala ang isang tao na naandun yung kakaiba niyang kagustuhan na ma-reach ang dakilang gusto ng Diyos na sabihin sa kanya, dumarating siya sa spiritual awareness na nagkakaroon siya ng understanding and he or she enjoying the Word of God. Kaya nakikita natin dito, maraming ganito, nagiging aware ang kanyang spiritual kasi naandun sa pinaka-high. Ika nga na sa epinephrine brain niya, punong-puno na ng epinephrine brain.
nire-pray niya ng mga bagay na patungkol sa salita ng Diyos, nagre-reflect sa kanya, nakikita niya na pinapakita ng Diyos sa kanya. Hallelujah! Nandun na lahat ang bonus niya. Kaya sabi ba ganang Diyos, meditate the Word of God, think in that, sapagkat makukuha mo yung pinaka-pick. Kaya pag meron kang problema at sunarin, tumuto ka sa Word of God and do something for it, sapagkat habang ina-analyze mo ang salita ng Diyos, merong reflection na darating sa iyo at maintindihan mo ang kanyang gustong sabihin sa iyong kalalagayan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ang kanyang salita ay kinakailangan ilagak sa ating mga puso. Sabi niya doon sa 119 verse 11, kung babasahin natin ang mga talata niyo, isang makabuluhan at isang dakilang blessing na dapat hindi ka natatakot na mag-aral ng salita ng Diyos, basahin ang salita ng Diyos, it will help you more. 119 verse 11, ang salita mo'y aking iningatan, mga kapatid. I have hidden your word in my heart because ayaw ko magkasahin. Nobody said. That's why the word of God will help us. Para tayong lahat ay makalayo. Gawin natin ang mga bagay na tama. Sabi nga niyan, hindi lamang mag-meditate ang salita ng Diyos, kundi sundin ang salita ng Diyos. Pero sa ating text na ating binasa kanina, kasi yan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Araw at gabi. Gagawin niya na sundin ang kalooban ng Diyos, isipin ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Sabi nga ni Joshua sa kanyang talata sa chapter 1 verse 8 ng Joshua, very inspiring na sinabi niya ang mga salita na ang salita ng Diyos ay huwag mawalay sa ating mga bibig, meditate it day and night. Sabi doon, so that you may be careful to do everything. Kaya ang salita ng Diyos, pag pinagbulay-bulay, pag sinunod mo ang salita ng Diyos, ito ang magdadala sa iyo upang maingatan ang mga nangyayari sa buhay mo. Kaya ang tanong, kung ako pa sorry, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, o kaya naman, yung sinabi natin kanina, na tayo ay mga pinagpala dahil sa salita ng Diyos, at sa mga panahon na tayo ay nagagala, napupuno ng pag-asa sa salita ng Diyos pag nagbubulay-bulay tayo, yung sunod naman, yung pangatlo, bakit kinakailangan magala ka sa salita ng Diyos? Ang agad ng mga awit na tuturo sa atin ang tatlong napakahalagang rason why we need to delight in God's Word. Kung bakit kailangan nating malugod sa salita ng Diyos. Unang-una sa verse 3 sa ating text. At siya magiging isang parang punong kahoy na inilalim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapalaguran. Mga kapatid, you will be fruitful or productive. Pag ikaw ay naandun sa isang eksena, delighting in God in our life, mayroong fruits, mayroong bunga na mapuproduce katulad ng Chinese bamboo. Kailangan dinigat within 5 years na walang, sabi ko, laktaw, kinakaipuan, araw-araw, bubuaring tubig ang tinanong sa Chinese bamboo. And do not expect na ang bamboo yan ay makikita mo kagad ang resulta. Habang dinidiligan mo ang bamboo yan, sa ilalim niyan ay mayroong ginagawa ang Diyos. O mayroong ginagawa sa ilalim niyan ng kanyang mga uga. Nagkakaroon siya, nag-aanda siyang maging matayog at malakas. Ibig sabihin ang kanyang mga uga nag-i-spread all over upang sa kanyang pagtangkad ay hindi siya maano, kakapit siya. Kaya ang ginagawa mo sa pagdidilig mo araw-araw, lahat ng minerals sinisipsip ng Chinese bamboo. Lahat ng nais at kailangan ng Chinese bamboo ay iniipon niya sapagkat meron siyang panahon para mag-produce. Katulad mo rin, kung hindi ka
magsasawa, na makinig ng salita ng magpulay-pulay ng salita ng Diyos, you will produce fruits in your life. Kaya when times, when season, na mayroong mga pakikipagbaka, nakikita mo ang bunga ng iyong pagpapaga, ang bunga ng iyong pagdilina-indila, ang bunga ng pag-unawa mo sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating binasa, magiging parang punong kawin na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Magbubunga sa kanyang kapanahunan. If you can see the picture or analogy of this author na ginamit ko, he compares the person who meditates God's words as a fruit-bearing tree. It is well-watered and nourished. Sabi nga niyan, dinilig ng maayos, kaya ang salita ng Diyos ay lumago. Katulad ng gusto ng Diyos na mangyari sa iyo at sa akin na mag-produce ng bunga sa iyong buhay, ang pinaka-Bible, tinutunugan mo. Kaya dapat may Bible ka. Kasi paano ka mag-meditate kung wala kang Bible? Dapat inaalagaan, inuunawa, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng roots, bunga. Pag dumating ang panahon sa buhay mo, makikita mo ang manifestation ng Diyos. At sabi pa sa verse 3 ng ating teksto sa huling bahagi, anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ibig sabihin, it will prosper. Magkakaroon ng prosper. Prosperity. Magiging productive ang bawat isa. Kaya yung sinabi ni Joseph chapter 1 sa verse 6, be strong and courageous. Because you will lead these people to inherit the land. Kaya sinabi siya ng Diyos, maging matapang ka. Sapagkat magpakalakas ka, magpakatapang, sapagkat pangunahan ng mga tao. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the laws, sabi nga, ng Panginoong Diyos kay Moses. Sabi niya, huwag kang liligo sa kanan, huwag kang liligo sa kaliwa. Kung ano ang sinabi ko sa inyo, ganun. Kaya sabi sa salita ni Joshua, meditate day and night so that you may be careful to do everything written on it. Dahil pag ginawa mo yan, you will be prosperous and successful. And the second thing we have to understand when you are delighting in God's Word, the very thing, not only producing fruits in your life, but giving a prosper life sa buhay, yung prosperous and successful. Maraming mga Kristiyano sa kabila na si Kristo ang kanyang Diyos, may-ari ng lahat, talungkot, hindi matagumpay, talunan. Ay, hindi ito ang gusto ng salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, you will be prosperous, you will be successful. Nila pa sa salita ng Diyos. Pinag-aaralan mo ba ang salita ng Diyos araw at gabi? O kailan mo lang binubuksan ang salita? Kailan mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos? Kailan ka lang nakikinig sa sinasabi ng Diyos? Sa pagkat gusto ng Diyos, yung sinabi niya sa verse 6, ang masama ay hindi gayon, kundi parang iba na itinataboy ng hangin. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa paghapon. Niya mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamon. The third thing we have to understand, why the reason we have to delight in God's Word, not only producing fruits in our life and prospering our life, but the third one, it will preserve us from God's judgment. Yung paghapo. Kaya ang aklat ng mga awit nagbibigay ng assurance na pag ikaw ay
ay merong kaluguran sa salita ng Diyos, it qualifies us to the assembly of the righteous. Ito ang nagdadala sa atin upang tayo ay mapabilang sa tinatawag ng Diyos na hindi na hahatulan. Kaya, ang sarap. Pero maraming tao ngayon, very empty ang buhay. Sabihin ko, wala na alaga ako. Pero sabi ng Diyos, we will be separated from this wicked and unrighteous. And we will not be suffering. Why? Sabagat ang Diyos, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao at mga followers who delight in the Word of God, ay bibigyan niya ng preservation. Kaya ay be-preserved for God's judgment. Alam naman natin na meron mga usapin, maraming mga usapin patungkol sa rapture, meron naniniwala pre-trap, mid-trap, post-trap. Kaya minsan nag-aaway-aaway ang mga Kristiyano. Kung ako ba ay pre-trap, alam mo ba yun? Mid-trap, alam mo ba yun? Post-trap, alam mo ba yun? Yung usapin niya, oh, nasaan ka doon? Kaya maraming Kristiyano na hati. Hindi, gusto ko to, gusto ko to. May nakausap ako niya, sabi ko, ang mahalaga dapat sa Kristiyano ay palaging handa. Hindi dapat pinagtatalunan kung kailan darating ang rapture. Amen? Kaya minsan ang mga Kristiyano nag-aaway-aaway sa bahagin ito. Kaya pag hindi mo unawa ang salita ng Diyos, hindi mo alam kung ano sasabihin mo sa akin. Meron lang stand about the rapture. Pero pag ang nakausap mo ay ganito at meron siyang pinapakita ang mga word, saan na kayo tatayo? Saan mo ngayon ipaglalaban? Kaya tayo, ang kasiyahan dapat natin ay sa salita ng Diyos at ito ay kaluguran sa Panginoon. Kaya pag masaya ka sa salita ng Diyos, kaya dapat nasa kamalayan ka ngayong umaga kasi ang Diyos natutuwa, nalulugod siya pag ikaw ay nasa kamalayan. Ayaw ng Diyos na ang mga anak niya, ang mga followers niya nasa loob ng simbahan, pero ang utak ay naglano. O naglanak mo rin. Hindi nalulugod siya ng Diyos. Kaya minsan nakapakaroon ako yung presensya natin, yung kamalayan natin, doon nalulugod ang Diyos. Doon natutuwa ang Diyos. Kaya pag ikaw ay nasa church, tapos wala ang isip mo sa ginagawa mo, hindi nalulugod siya ng Diyos. Kaya dapat tayo handa. Kaya baka sinasabi natin before the service, pero tayo prayer. Bakit? Para ihanda ang ating mga sarili. Kasi sa labas, pinanggalingan natin ang dami mga buntun, ang dami mga problema. Kaya misa pag nasa church ka, ribarong ka. Kati-text lang sa akin ang isang mananampalataya. May kinakailangan siyang, may 20 na kailangan niya alihin para walang mangyari. Help me to pray. May 20. Para daw paglabanin yung 2 magkakaroon. This is the situation of something. Anong gagawin? Kaya ikaw ang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makarating sa gawain ng Diyos. Be serious. Kaya gusto ng Diyos masiyahan ka sa salita niya upang malugod ang Diyos sa iyong pakikinig. Ano sabi nga ng Diyos sa John chapter 14, if anyone loves me, he will obey my teaching. Yung pangalawa, my Father will love him. Yeah, we will obey the teaching of God. Our Father will love us and we will come to him and make our home with him. Sa verse 24 ng John chapter 14, ang sabi doon, he who does not love me will not obey my teaching. Kaya yung mga hindi umiibig sa kanya ay hindi niya susundin ang mga kautusan ng Diyos. Sabi nga ni Juan, ang mga salitang ito na yung napapakinggan ay hindi galing sa akin. Ito ay mula sa Ama na nagdala sa akin. John chapter 14, verse 23 to 24. Let us learn
from this word today. Let us delight ourselves in the word. Sa salita ng Diyos, masiyahan ka. Masakit man, minsan pag ito'y naririnig mo, masiyahan ka dito sapagkat God is you. Nais ng Diyos na turuan. Ang desire ng Diyos para tingin ang pinaka-highest level ng kaunawaan upang lalo kang maging masaya sa kabila ng buhol-buhol na nangyayari sa paligid. Eh, hindi mo naiintindihan ang kaunawaan. Masiyahan ka at matuwa ka ng Lord. You really love me, God. May nagpapahal pa sa akin. Ikaw, Panginoon, salamat sa iyong salita. Kaya pa nabasa mo ang salita ng Diyos na nagsasabi, Anak, mahal kita, wow, praise God. Mararamdaman mo na ang Diyos mayroong pahumusap, kaya pa mayroong mga problema at sumiranin dahil ikaw ay nakarating sa highest level of understanding of the Word of God. When circumstances happen to you, ang salita ng Diyos ang maglalagat sa iyo ng kaunawaan at maiintindihan kung bakit ka nasa kanyang nalalagay. Hindi ka lang question nila. Sasabihin mo, Lord, salamat. Dahil bago dumating ang mga bagay na ito, tinuruan nila. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi nila naiintindihan ang mga nagagalap sa kailangan ng mga dahil yung pag-unawa sa salita ng Diyos ay hindi nagkakaroon ng kaganap. Kaya lalo tayong mauha. Lalo tayong pagutong sa salita ng Diyos at lalong punuin ang banal na Espiritu ng kaunawaan upang masunod natin ang mga salita ng Diyos araw-araw. Kaya no lazy Christian can have strong faith. Kaya walang tamad na Kristiyano na hindi siya makakaranas ng malakas na pananampalataya. Kaya pag ikaw ay Kristiyano tamad, pagdating ng mga panahon, susuko ka. The Chinese bamboo grow taller on the highest peak of 90 feet, watering daily within 5 years. Church, to be big on your tinatawag na faith, you have to be faithful and consistent doing it day by day sometimes. Sabi ng Diyos, day and night. Sabi nga ng Diyos, pray without ceasing. Dahil circumstances will happen, trials will happen, problems will happen. And you have to expect something, the result sa iyong hinihingi sa Diyos. Kaya maraming pagkakataon, 5 taon ka na, 10 taon ka na, pabalik-balik sa church, sabi mo, wala akong nakikita result, wait for God's manifestation. Like the Chinese bamboo. Or you are declaring this picture at para wala ka nakikita at nababalaan na nangyayari. O kaya naman, you are paying your tithe. O kaya nagtatalim ka ng mga seeds, you are giving sacrifices, etc., etc. Pero para nakikita mo, walang harvest. Ang sabi ng Diyos, keep sowing and giving. A time will come, katulad ng Chinese bamboo, you will suddenly begin to see the result of all your efforts. And sabi nga dun, merong panahon, in the time of God, kaya huwag tayo magpadali, katulad ng Chinese bamboo, nakita niya ang pinaka-highest peak of his, ng kanyang height after 5 years of watering. Within 1 month or 5 weeks, nakita ka agad, tumangkad, imagine, ito din ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong maging tamad. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano ang tamad. Kaya hindi siya nagiging matapang sa kanyang pananampalataya. Tamad. Mag-aral ng salita ng Diyos, tamad magpasal ng salita ng Diyos, tamad ng langit. Pero pagdating sa secular at sipag-sipag. Pero pagdating sa inusapin ng Panginoong Diyos, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang tigas ng puso niya. Pinatitigas niya talaga. Binabaliwala niya talaga. Eh, pag tumating ang mga bagyo, mga pagsubok, bumibigay siya.
Do not allow unnecessary material sa buhay mo. Internet, mga social media, na walang spiritual value that will occupy your heart. Kasi ang presence nung iba is the absence of the brain. Kaya pag meron iba, ibig sabihin, walang alay. Kasi iba na. Kaya maraming Kristiyano, iba. Kaya pag tumating ang hamon, nasusweep out. Hindi nakakatay. Hindi nakakapalitin. Kaya natin ang Chinese bomb. 5 years in a watery. After 5 years, the extreme na kanyang height ay kanyang nakat. Pag walang mga iba at walang mga damo, makikita mo ang abundance. Kaya you have to determine never to give up on your faith. Increase your level of faith in God and increase your degree of commitment. You have to pick up the messages of faith. Lumakad ka ayon sa nais ng Diyos sa buhay. Kasi pag ikaw ay lumako sa kawalan at hindi ka na nagiging masaya sa salita ng Diyos, tinutulugan mo na ang ng mga code, wala man ng mga word ni Lord, magiging mababaw ka at pag dumating ang panahon, baka mapasama. Mga kapatid, pag nakikita ko yung mga structure doon sa Abra at saka sa Ilocos, nagaganda, pero sa isang igla, sinira ng Diyos. Mga kotse, nadaganan, mga material things, pinapakita ng Diyos. Sa Europe, Gateway naman. Sa Ukraine, Russia, war. Sa Taiwan, ngayon nag-uumpisa sila ng pagkikipagbaka sa China. Dahil kinakamkam ngayon ng China ang Taiwan, ayaw ng Taiwan. Ang dami ng mga nagaganap. Pumasok na sa Pilipinas ang unang pasyente ng monkeypox. Meron na tayong isa sa Pilipinas. Kaya meron na naman na isang bakuna ang kailangan ng isang Pilipino. Bakuna na naman sa monkeypox. At yung mga nagpabakuna, kailangan nyo ng booster. Hindi pwedeng walang booster. Dahil meron na kayong virus sa loob. Identified na ang inyong mga katawan, ang inyong immune system. Kaya pag ito ay lumala ang monkeypox at hindi natin ito iniluot, magbabakuna na naman ang mga Pilipino. Pag meron na naman isang virus, bakuna na naman hanggang makita mo ang iyong immune system. Hindi na pwede makatagal at marami na mamamatay. Kaya mga Kristiyano, ngayon ang pagduhod, pag-ingi sa Diyos ng kanyang manifestation na siya ay merong gawin sa ating kapanahon. Ang kahirapan na andun. Hallelujah. Kaya ano pa ang inihintay mo? Kinakailangan magalakas sa salita ng Diyos at malugod ang Diyos sa atin. Malugod ang, pag nalugod ang Diyos sa atin, hallelujah! Ano po, 100% na ang Diyos ay merong gagawin at magpapala. Kailangan mo nalulugod ang Diyos. Pag ikaw ay nag-minisig, nalulugod ang Diyos. Ibig sabihin, nasa kabanayan ka na ginagawa mo ito para sa tinagkalooban niya. Kahit meron mga effort, mga sakripisyo, ginagawa mo yan dahil alam mo, nalulugod siya sa bahagi mo. Pag umatid ka sa church, dapat kilala mo na ikaw ay isang Christian. Hindi excuse na marami kang problema at suliranin, sapagkat ang Diyos na yung sinasampalatayanan ay Diyos na meron dakilang ginagawa sa kanyang mga anak na nagpikuhan. Eh, yung mga kasi, tatalingin ko, sino ba dito ang walang problema? Ito sa gaman. Di ba na? Ay, may problema?
O, pero nakapunta tayo sa church, kahit may problema tayo. Dahil alam natin at naiintindihan natin ang kahalagaan ng pagkakatipon at salita ng Diyos. Hindi tayo nagpapanaig sa mga problema at suliranin na ating binabaka. Aliba sa atin, meron mga nararanasan ng mga pagod, aleluya, masasakit, iba? Pero naandito ka, ano sinasabi? Sinasabi mo sa Diyos, Lord, present ako kasi gusto kong bigyan ka ng kaluguran. Hindi ako tinamad, Lord, kasi alam ko ikaw ang Diyos kung meron gagawin sa akin. Kahit kung meron ka kong gagawin sa bahay, inilagay ko muna sa isang tabi, ikaw ang inuna puso, pagkat alam ko, Lord, ikaw ang meron gagawin sa aking buhay pag binigyan kita ng kaluguran, pag pinasaya kita. Kaya salamat sa Diyos. Sa iyong ginawa ito, ang natutuwa ay ang Diyos. Kaya lalo pang pagpalain, lalo pang tulungan sapagkat hindi ka nagpatalo sa dala ng laman. Ang Diyos ay magpala sa bawat isa sa umati. Tayo kung natin tumayo at minsan pa, bigyan natin ang pinakamataas na karangalan sa ating pwede. Parabahan mo natin ang ating bayaw na hallelujah! Oh! Thank you God, ngayong umaga, ang tatay bukas, hindi ko alam kung anong kalalagayan ng buhay. Pero sa salita ng Diyos, may buhay. Sa salita ng Diyos, meron kang benedisyon. Sa salita ng Diyos, meron lakas na pwede mong tanggapin. Hayaan mo, tanungan mo ay sagutin ang salita ng Diyos at hindi lamang isang hakahaka. Remember the Word of God. If you delight in the Word of God, ang Diyos ay lalong matutuwa sa bawat isa. Bukas ang antal, tanggapin mo ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tulungan mo ugad ang iyong mga anak na nasa altar ng umaga. Tulungan mo ugad ang bawat buhay. Nakagawin mo pa yun ng bawat pangangailan. Mula sa mga bata, sa mga mag-asawahan, mga kabataang lalaki, kabataang babae. Hallelujah, mga mananampalataya, O Lord God, yung mga problema at suliranin sa kanila, O Diyos. Ang mga nanonood, Lord God, tulungan mo, Panginoon, Lord Diyos, sa mga hindi nakapagla sa gawain mo, Panginoon, dahil meron mga kinaharap na mga pangailangan at problema ngayon. Umaga, O Lord God, sa buhay mga kanilang mga puso, dalit mo sila sa isang kalalagayan, O Lord God, na lubos nilang maintindihan, ikaw lamang ang kasagutan, ikaw ang solusyon, O Lord God, hallelujah, ano ang pag-aalindangan, ano ang mga pag-aagam-agam, sinasansalat, sinasaway ko ito sa araw na ito, sa pangalan ng Jesus, ang iyong salita, Panginoon, ay sigurado, O Lord God, ang iyong salita, Panginoon, ay makapagyarihan, ang iyong salita, O Lord, ay nagpapagaling, ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagpapalaya, merong bisa sa pangalan ng Jesus, merong bisa sa kapangyarihan, ng pangalan ng Jesus, meron bisa sa mga salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah. Bigyan mo ng matayo ng pananampalataya ang bawat buhay, O Lord God. Hallelujah. Marits, O Lord God. Ang extreme, O Lord God. Hallelujah. O radikal na pananampalataya sa bawat buhay. Ipaganap, O Lord God. Hallelujah. O supernatural na pagkilos mo kayo sa bawat buhay. Ang revival, ang breakthrough, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sinasabay ko ang bawat gawa ng kaway, ang mga kasinungalingan, mga pandaraya sa mga bayan ng pangalan ng Jesus by the power of the blood of Jesus, O God. O Ramekyanda, Ramekyanda, O Lord God. You are the God of God and you are the Lord of Lord, O Lord God. Hallelujah. Anumang, Lord God, kinasasadlakan ang mga pananampalataya sa araw na ito, Lord God. Ikaw ang nakababatid at nakakalama. Ikaw, Lord God, ang sasagip sa bawat buhay ng iyong mga anak. Salamat, salamat sa iyong umagaw at sa iyong nangilang kamangyarihan. Sa iyo lamang kami matitiwala. Sa iyo lamang kami haas. Pagkalanan po sa kanila. Ang kanilang mga matigas na puso. Palaputin po din. Ang kanilang pag-aagapan, ikaw Diyos ang nagpapaunam at nagsasayos. Lord God, ang mga hapahapa na galing sa kaasok, tinatakwil ko ito sa pangalan ng Jesus. Inaalis ako ng tatakwil sapagkat ang iyong salita ay makapangyay. Nagbabago at nag-aayos na iyong umaga. Satisfy mo ang bawat isa. Sa Panginoon Yesus, sa kayo magtitiwala. Sa Panginoon Yesus, sa kayo magtitiwala.
Panginoong Yesus ang iyong Panginoon. Sa Panginoong Yesus ang iyong Panginoon. Sa Panginoong Yesus ang iyong Panginoon. Ayun natin. Awitin natin ang Panginoon. Salamat po. We trust and honor. Amen. Jesus. Panginoong Jesus, ako'y mag-iwala sa biyaya niya tabag. Sa buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya tumalaman ang Panginoon'y tapat kailan. Ama, kung ika'y nalalamig at wala kang malapitan para man ang daigdig, sa buhay ko'y inakasal, alalahanin mo sana. Espiritu ng Diyos ay makamtanong sa oras na ito. Banal na Espiritu ay umaga, inilalapit po sa iyo ang iyong kapulungan. Ang iyong habaga, Kaubino Lord God, na nakakaano ang bawat buhay. Wala ang pwedeng ilihin sa iyo sa araw na ito. Malungod ka sa presensya ng iyong mga anak sa pagpunta sa lugar. Ang tulong mo ay sapat at patuloy yung lugar na magpapalago sa bawat isa. At ang iyong mga salita, Panginoon, dadalhin mo namin sa aming mga buhay.
gagamitin, Lord Diyos, sa tamang panahon. Patatagin ang bawat isa ngayong umaga. Ilusin ang iyong mga anak. Gamitin ang bawat buhay. Papagtagumpayin sa bawat pakikipagpag. Sa iyo, Lord God, ipinagkakatiwala at tinatalaga ang bawat individual sa umaga nito. Kung meron man po sa aming kalagitnaan, meron mga sumiwagi, problema, mga kinakaharap na mga may higpit at binabatan sa iyo po pinagkakatiwala. Ang bukas na langit ang favorable pagkilos. Open heaven, iparanas mo sa bawat isa. Aming matunghayan ang dakilang pag-ibig na nagmumula sa iyo sa panahon ito. At lalong maunawaan ang iyong mga salita sa mahigpit na pag-ibig-ibig. Ang pansamantalang paglisa ng bawat isa at pagdamo sa kanilang mga sariling mga tahanan ng Panginoon. Biyaya at pagpapala, punong-puno ng pag-asa at kapayapaan ang iyong igawan ng Diyos. Sa muli, O Lord God, katatagan sa pananampalataya sa panahon ng Panginoon. Kaunawaan sa iyong mga sarili. Ikaw lamang ang Diyos na merong rason at plano sa bawat isa. Pagpalain mo din, O Lord God, ang mga sasakyan at ang mga gagamitin sasakyan magyang mga magkakabiyon. Pagpalain mo, God, hindi mo sa anumang uri ng mga karamdaman, mga viruses sa buong isang linggo ito, Lord. Patuloy, O Lord God, na pagpalain mo ang bawat buhay. Tulungan, O God, proteksyon ni Gawad, Panginoon, kasama ng buong sambahayan ng mga nananampalataya sa iyo. Ang prosperity and success. Empleyado, Lord God, makaranas ng mga promotion at mga increase sa kanilang mga ginagawa. Ang katapatan, makapanatili, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Okay? Salamat, O Lord God, sa umaging ito, sa iyong ginawa at bisan pa. Papasalamat din kami sa mga pisikal na pagpapala na inihanda, O Diyos, ng Mother Church. Salamat, O God, sa mga nagsasakripisyo para sa iyong banal na gawas. Alam mo, pagpalain ang bawat po at katagpoy ng bawat po. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpaparangal, papuri, pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus, we pray, and dati magsabi na,